Kung meron kang magandang program or training plan na sinusunod, ang mangyayari niyan, marami kang masisave na oras. Hindi lang yon, bibilis pa yung progress mo o yung result na gusto mong makita. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, sasabihin ko sa inyo or i-cover ko kung ilang oras pa tayo dapat mag-workout. Marami nagtatanong sa akin kung ilang oras ba dapat tayo mag-workout. At saka may ginawa rin akong video 2 weeks ago, sinabi ko doon kung ilang araw naman tayo dapat mag-workout. Kung gusto nyo mapanood yung video yon, ilalagay ko yung link dito sa taas o dito. Nalilito talaga ako. Basta may lumalabas na bilog na button, yung information button na yon dito sa taas Pag lumabas yon, i-click nyo agad yon para mapanood nyo yung video kong yon kung ilang araw ba dapat tayong mag-workout. Kasi itong video to, continuation nito nung ginawa kong video nung 2 weeks ago para may idea kayo kung ilang araw ba dapat tayong mag-workout at saka ilang oras ba tayo dapat mag-workout sa isang linggo. Pero bago ko pisa itong video, mag-shoutout muna ako sa isang tao na bumili ng e-book natin ngayong month. Ito si... Teka, nandito sa phone ko. Sinave ko eh. Lahat ng mga information na hindi ko natatandaan, sinisave ko lagi sa phone ko. So, ito si Vincent Marias. Vincent Marias, maraming salamat sa pagbili ng e-book natin sa online, sa website natin. Binili niya yung 6-pack meal plan natin at saka yung training plan natin. So, dalawang e-book binili niya. Maraming salamat, sir. Pagbili sa ebook natin sa online, sana makatulong yan sa inyo. At saka ito si sir, walang nakalagay kung taga saan ba siya, pero I'm sure na taga Pilipinas siya. So maraming salamat ulit sir sa pagbili, sana makatulong yan sa inyo. Kung may question kayo dito sa ebook, i-message nyo lang ako or private message nyo lang ako sa lahat ng social media natin or sa email address ko, nandun yun sa ebook sir. Kung gusto nyo mag-avail lang ebook natin guys, pumunta lang kayo sa website natin guys, www.rjbautistafitness.com. Nandun yung mga ebook natin, meron yung 6-pack meal plan ebook at saka training plan ebook. Okay, ako lahat gumawa nun guys. Kung gusto nyo ma-avail yun, pumunta lang kayo dito sa website natin, nandun yung price, nandun yun kung paano siya yung mada-download, lahat nandun yun guys. Lahat yun ipapadala natin sa email. Okay, kung gusto nyo ng mas maraming information about sa pag-training at saka sa pagkain, kung paano magkaroon ng 6-pack, nandun lahat guys, sinulat ko lahat yun. Ako yung author nun, ako gumawa nun, ako lahat nag-cover nun. So lahat ng information na nandun, ako gumawa nun. Okay ba yun? At saka guys, bago ko umpisa itong video, last na to. Kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang po kayo sa YouTube channel natin every Friday para makita nyo po yung bago kong video. Kung mamiss nyo man yung bago kong video, huwag kayong mag-alala. Basta i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng bagong video katulad po nito, manonotified po kayo. Gusto ko rin po sanang i-clarify na hindi ako doktor, nutritionist or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, sishare ko po yun sa inyo para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat guys, sasabihin ko muna, itong oras o yung numbers na sasabihin ko dito, base lang to sa personal reference ko or personal experience ko. Lahat tayo, meron tayong iba't ibang oras para mag-workout, pero sa akin, ito yung mga sinasuggest ko lang. At saka, sasagutin ko lang yung mga tanong na nare-receive ko recently about kung ilang oras ba tayo dapat mag-workout. So, para sa akin, ang sasabihin ko lang kung ilang oras ba dapat tayo mag-workout, Para sa akin, dapat mag-workout tayo ng at least 2 hours, minimum 2-3 hours. Para sa akin lang yan, personal reference ko lang yan. Bakit kailangan natin mag-workout ng ganong kahaba ng 2 hours to 3 hours? Sasagutin ko yan. Kung pinanood nyo yung dati kong video o yung 2 weeks ago na video na ginawa ko, kung ilang araw ba tayo dapat mag-workout, sinabi ko dun guys na mag-workout lang tayo at least 3 times a week, minimum to 4 times a week.
So, yung 3 times to 4 times a week, kung mag-workout lang tayo ng at least 2 hours every session or every workout natin, sabihin na natin mag-workout tayo ng 4 times a week. Tapos, yung 4 times a week na yun, kung mag-workout tayo, 2 hours each session or each workout, ang mangyayari niyan, kung itototal mo yan sa isang linggo, ang ma-workout natin, 8 hours. Okay? Itototal mo yan, 8 hours. Or kung 3 times a week lang naman tayo mag-workout, kung 2 hours a day or 2 hours per session lang gagawin natin, eh kung times mo yun sa 3, so 2 times 3 equals 6. So 6 hours a week lang tayo mag-workout. Okay? Imagine mo to ha, i-compare naman natin kung mag-workout ka or mag-gym ka ng at least 6 times a week. Okay? So yung 6 times a week, sabihin na natin, mag-workout ka ng 1 hour per session. Okay? Kung 1 hour per session, tapos sabihin mo, sa isang araw, ito gagawin mo. Sa isang araw, ito gagawin mo. Sa isang araw, ito gagawin mo. Ba't puro isang araw? Hindi, ibig ko sabihin, sa isang araw, ang gagawin mo, isang oras na workout. Diba? Siyempre, sa isang oras na yun, kung i-add up mo yun, so 1 times 6 equals 6. Diba? Sa isang linggo, meron kang 6 hours na mag-workout. Para sa akin naman, okay, kung iisipin mo, kung mag-workout ka lang ng 3 araw, pero 2 hours per workout session, ang mangyayari niyan, eh, makukover mo rin kung ano yung wino-workout mo ng 6 times a week. Diba? So, 6 times 1 equals 6. So, 2 times 3 equals 6. So, yun ang para sa akin, ang personal reference ko yun. Kung naiisip nyo, 3 beses kayo mag-workout ng 2 oras, ang maganda dun, masisave nyo na yung araw nyo instead na pupunta kayo ng gym or mag-workout kayo ng 6 na beses sa isang linggo, eh ang gagawin nyo, kalahati lang ng 6 na beses, gagawin nyo 3 beses sa isang linggo, pero dadagdagan nyo yung oras. Ang advantage naman nito ng 3 beses sa isang linggo, marami compared dun sa mag-workout ka ng 6 na beses sa isang linggo. Ano ba yung advantage kung mag-workout ka lang ng 3 beses sa isang linggo pero 2 hours minimum at least? Ito, explain ko lang sa inyo. Kung mag-workout ka ng at least 2 hours 3 times a week, okay, compare sa 1 hour 6 times a week, una sa lahat, masisave mo na yung araw mo. Pupunta ka sa gym ng 3 beses sa isang araw lang, 3 beses sa isang araw, 3 beses sa isang linggo lang, compare na ng 6 na beses sa isang linggo. Okay, ayun yung isang advantage kung mag-workout ka lang ng 3 beses sa isang linggo pero 2 hours. Pangalawa, yung supplement. Kung umiinom ka ng supplement bago ka mag-workout, so yung supplement, advantage to kung 3 beses ka lang mag-workout sa isang linggo tapos 2 oras at least minimum sa isang workout session. Bakit naman magiging advantage yung supplement? Kung umiinom ka ng supplement katulad na lang ng BCAA or katulad ng creatine, katulad ng pre-workout or katulad ng whey protein, so yung mga supplement na yon, instead na gagamitin mo siya 6 na beses sa isang linggo, eh magagamit mo lang sa kanya 3 beses sa isang linggo. Okay? So kumbaga save nyo yung kalahati ng pag-take nyo ng supplement nyo, instead na gagamitin nyo yung supplement nyo ng maraming beses sa isang linggo, eh 3 beses na lang sa isang linggo or 4 na beses sa isang linggo. Masisave nyo na yung araw nyo, masisave nyo na yung supplement nyo, at ito pa, ano pa masisave nyo? Yung oras nyo. Sabihin natin mag-workout ka lang 2 hours per session. So, yung remaining na oras, instead na mag-workout ka ng 6 na beses, tapos yung 3 araw na na-spend mo sa gym, pwede mong gamitin yon sa ibang bagay. Katulad ng pagluluto ng pagkain. Instead na magpupunta ka sa gym, mag-workout ka, syempre, wala ka ng time para magluto ng pagkain mo. Paano ka makapagluto ng pagkain mo kung lagi kang nasa gym or kung lagi ka nag-workout? Okay lang naman mag-workout, pero syempre, dapat balance yung time natin. Yung time na yon, kailangan meron tayong time na magluto ng pagkain natin at the same time para meron din tayong time na mag-workout para yung result na makukuha natin ay mabilis. Yung fitness lifestyle guys, hindi lang sa pag-workout palagi. Okay, kung gusto nyo ng magandang result at sa kabilis na result, kailangan yung pagkain natin tama at saka at the same time, kailangan alam natin yung kinakain natin. Nagbibigay tayo ng time para sa pagkain natin, hindi lang lagi sa pag-workout. Okay? So imagine nyo na lang kung meron tayong mga oras para magluto ng pagkain natin at the same time para mag-workout at the same time para din mag-rest. Okay? Kung ma-maximize natin yung pag-workout natin at the same time, yung sa pagkain natin, sa pagluto natin, at the same time, yung sa pag-rest o yung pagpahinga natin,
sinasuggest ko sa inyo, or 100% guys, yung gains na tinatawag nila dito o yung muscle na mabibuild natin, sobrang bilis. Tandaan nyo yan. Ito guys, sinasabi ko lang to based sa personal experience ko at saka sa personal reference ko. Okay? Kasi kung iisipin mo na lang yung mathematics o yung maths, yung numbers, kung ilang araw ka mag-workout sa isang linggo at saka ilang oras ka mag-workout sa isang linggo, kung pagkasama-samay mo yun, kung iisipin mo lahat yon, kung meron kang magandang program or training plan na sinusunod, eh mangyayari yan, marami kang masisave na oras, hindi lang yon, eh bibilis pa yung progress mo o yung result na gusto mong makita. Okay? So yun yung guys, naiintindihan nyo na kung ilang oras ba dapat tayo mag-workout. So para sa akin guys, mag-workout tayo at least 2 hours, 3 hours per session. At saka, huwag nyo kalimutan na panoorin yung video ko na kung ilang araw ba tayo mag-workout para maintindihan nyo kung bakit 2 hours lang tayo dapat mag-workout to 3 hours. Para mas makita nyo yung ibig ko sabihin. Kasi doon sa sinabi kong video yon, kung ilang araw ba tayo dapat mag-workout, sinabi ko doon kung sa isang taon naman yon, okay? Dito sinasabi ko sa oras, sa isang linggo lang, in total, para makita nyo, panoorin nyo lang yung video yon. So ito po muna yung video ko ngayon guys. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko. Hindi lang po para sa inyo, para din po sa lahat nang walang idea kung ilang oras ba dapat sila mag-workout. At saka guys, huwag nyo kalimutan kung nakatulong sa inyo, i-like nyo to. Okay? Saka comment kayo sa baba kung agree kayo sa sinasabi kong 2 hours to 3 hours. Hintayin kayong comment nyo. Ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, huwag nyo kalimutan, nag-upload po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang po kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para sa bago natin video. Kung ma-miss nyo man yung every Friday, huwag kayo mag-alala. Basta i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba itong video para once nag-upload ako ng bagong video, eh manonotified po kayo. At saka, para makita nyo rin ako every week. Okay ba yun? So thank you for watching guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. I'm out for today. Peace.